Hello, hello, hello guys! So, good afternoon. Kagising na lang ni Angelo ngayon. So, ayan, nandiyan na siya. Naglalaro na siya, no? So, buong araw, halos buong araw, wala yan siyang kain ngayon. So, nagluto na ako kanina na maaga para makakain siya pagising niya. So, ang niluto ko is yung tinolang tahong. So, ito na yung yun na yung ulam namin hanggang mamayang hapon. So, ginawa ko nga, nagluto ako kanina ng mahaga para makakain si Angelo pagising niya. So, eto na yun, guys. Ayan. So, ayan. Kanina, bago ako nagluto niya, kasi nga, hindi ako mahilig magluto. So, ginawa ko, nag-ano muna ako, nanood muna ako sa YouTube. And maluto ko talaga siya ng maayos. Kasi, para may sabaw si Angelo pagising niya so, bago siya kakain. Kasi gusto ko, kakain siya ng may sabaw-sabaw naman. So, yung kanin namin is kanina pa to. Kaninang umaga pa to. So, kailangan ko na siyang pakainin kasi gutom na yan. So, pakain na yan ng kanino. Kasi hindi pwedeng ay, mahirapan ako. Hindi kasi pwedeng, hindi siya pwedeng walang kain na kanin. So, ito na lang yung natitira namin. O, kukunti na lang. Ayan na lang siya. So, ano na lang siya, may dukot. So, matigas na yung dukot niya. Kaya, kailangan kunti lang. Si Angelo is kunti lang naman talaga siya kumain. Kasi, kumakain siya ng mga biskuit-biskuit, tinapay. Kasi nga, may mga nakastock siya dyan ng mga biskuit-biskuit niya. So, kailangan, lagi siyang may pagkain para every time na nagugutom siya is meron siyang kainin. So, ito. First time niya magsabaw niya ng first time niyang kumain ng may sabaw ng tahong. So, hindi kasi ako dati nakakapamalengke kasi nga sobrang mahal ng bilihin dito sa banda dito sa amin. So, kaya, ayan. So, sabaw lang naman yung kay Angelo. Ayan. Kunti lang kasi si Angelo hindi niya rin gusto yung pagkain na masyadong masabaw, masyadong matubig. So, hindi niya rin gusto. So, kaya, konting sabaw-sabaw lang. So, 6 p.m. na po ng hapon. Magsi-6 na, quarter to 6 na. So, hindi ako nakapagtinda ngayon ng barbecue kasi nga umuulan-ulan kanina. So, tinamad na ako kasi hapon na tumigil yung ulan. And then, tapos kaya tumigil na yung ulan, meron pa rin, nag-aambon-ambon pa rin. Kaya, hindi na ako nag-barbecue talaga kasi tinamad na ako and tulog si Angelo tapos wala siyang kain kanina pa. So, kailangan ko magluto ng ulam. Ano man anak, naihi ka na? Naihi ka na doon? Wiswis na ikaw? Ay, you feeling wiswis? Ha? Wiswis na outside? Ah, ikaw. Hali na. Ano ba, wala kang kain kanina, ha? Kanina ka pa, okay. So, paihiin ko muna si Angelo, guys. O, dali na, kain ka na. Kain ka na, anak. Dali na, subo na kita. Sa yun, nandun pa yung dede niya. Kasi nga, nagdedede pa rin siya ng gatas, no? So, nakikita niyo yung damit ko. Sobrang laki kasi yung damit niya ng asawa ko. So, hindi na niya. Ano, kakain ka nito? Mag-rise ka muna, anak. So, gusto na naman yung kumain ng lava cake niya. O, wait lang. Open ni mama after you eat. O, wait lang. Mag-eat ka muna ng rice. Kunti lang. Nya? Ano, hindi mo gusto yung sabaw ng ano? Masarap kaya yun. Hindi niya gusto. Pag first time niya kasi makakain ng mga sabaw-sabaw na pag nagluto ako ng sabaw na ganun katulad yan. So, first time niya makakain, yes, parang hindi niya magugustuhan kasi nga, first time na kumakain yan. And then, hindi kasi ako lagi bumibili ng mga ulam-ulam namin. Lagi kasi yung ulam namin manok. Kasi lang yung ganun yung gusto ng tatay niya. So, laging manok. Baboy, yun lang yung gusto-gusto niya lagi. O, ito na, o. Ito na, o. Lagay ko muna dyan yung basura, ha. Throw mo lang later. Eh, tanggalin na natin yan din. May makain mo yan. Ayan. So, kagising lang ni Angelo. Kanina pa siya natulog. Mga alas 3, nagsimula siya natulog. So, alas 6 na po. Mag-alas 6 na. So, ngayon lang siya gumising. So, mamaya, maya darating si papa niya. Is, mga ano na. 11. Mga 11 p.m. na yan siya makarating dito. Kasi nga,
matatagalan siya sa biyahe niya, mahirap pa uwi niya dito kasi mahirap yung biyahe. Tapos pagdating niya doon sa sasakyan papunta dito, so wala nang mga ano, wala nang naka-parking doon, wala nang mga tricycle kasi umuwi na sila, kasi ano oras na po talaga siyang darating doon. So kaya nahihirapan siya pag pauwi siya sa gabi. Okay lang sa umaga kasi mabilis yung ano niya, yung biyahe niya galing dito. So magji-jeep lang siya, dire-diretso na siya dun sa Pasay, and then pagdating ng Pasay, so mag-LRT na lang siya. So ganun lang, dalawang sakay. Pero pag pauwi niya kasi nahihirapan siya, at saka mahal yung pamasahe. So kagabi nag-ano pa siya. So alas 11 na ata siya nakarating dito. So naglaba pa siya ng mga ano niya, naglaba pa siya ng mga uniform niya kasi wala nga kaming laban-laban ni Angelo kasi lagi kaming busy. So ayun na, Angelo, kumain ka na. Yes, naalala niya si Angelo is marunong na siya sa 8 planets, no? Memorize niya ang 8 planets and marunong na siya sa ABC. So 3 years old, magti-3 years old si Angelo sa July 29. So birthday niya sa July 29. So hindi ko alam anong araw ba yun. July 29. Ay, hindi ko nakikita. May June. Ay, wala. Walang nakalagay dun sa ano. So, July. Ayun, oh, may July. So, 29 is, ano ba yun? Friday. No, Friday sa 29. So, Friday ang birthday ni Angelo. So, wala na akong pera. Wala na ata akong may aambag sa birthday ni Angelo. So, kawawa naman siya. So, ang hirap talaga. Minsan kasi pag nagka-pera tayo, so, isipin talaga natin kung saan pupunta yun. Kagaya ko, so, ngayon wala na akong sinasahod sa YouTube. So, kaya wala na akong may aambag sa birthday niya. So, sobrang ano ako sa kanya. Pero, okay lang, may next time pa na makakabawi pa ako, no? So, kaya nagsisikap ako para kay Angelo. So, lahat gagawin ko para sa kanya. Yeah? Ngayon, yummy-yummy yan. Ang bow, oh. Yung dede mo, nandun, lagay mo dito. So, may table si Angelo. Ito nga pala, guys. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung table ni Angelo na ginagamit niya. So, galing ko dun sa multinational, dun sa, galing dun sa kabila. So, kasi may mga Chinese doon, diba? So, bala ko kasi magtatrabaho dun sa mga Chinese. Kung may Chinese na mag-uupa na naman dun. So, bala ko magtrabaho dun sa sama-sama ko si Angelo. So, pwede naman yun sa mag-stay out lang. At saka maganda yung magtatrabaho sa ganun. Kasi hindi patay-patay yung trabaho doon. So, kunting ano lang, kunting linis-linis, kunting gilpit. So, ganun lang dun. And then, yung mga tao doon, mga Chinese doon, hindi ka naman nila kinakausap. So, maglilinis ka lang talaga nito. Pag natapos ka na, uwi ka na, pwede na yun. So, ito, galing to sa kanila. So, gamit nila to. So, iniwan na kasi. Pag aalis kasi sila, yung mga gamit na iniwan. So, wala namang ano doon. Wala ng owner. So, ang owner kasi sa bahay. So, wala siyang pakialam sa mga ganun. Siyempre, unyaman doon. So, iniiwan nila yan. Ito, tapos tong extension na ang ganda-ganda. Ang ganda, ang laki talaga niya. So, galing yan doon. And, meron kami isang upuan. So, galing din to doon, no? So, alam niyo ba, may napapanood ako ng mga video kay Inday Roning. So, ngayon, yung sa, galing nga sa Finland. So, ang ganda, no? Ang ganda, no? Nagda-dumpster diving. Sana ganyan din dito, no? Kasi kung pwede lang talaga dito yan, kung ano lang, gagawin ko talaga yan. Kasi, malaking tulong talaga yan. So, hindi ka na mag-grocery, hindi ka na bibili ng gulay. So, hindi ka na pupunta sa palengke. Kasi, ang laking tulong kasi ang gaganda pa ng mga prutas na nakukuha na. Ay, naku, kung pwede lang talaga dito sa Pinas, kung meron lang ganyan dito, ay nag-dumpster diving na ako. Sana nga lang meron kasi ang laking tulong kaya yun. Tapos, ang dami-dami, so, halos lahat makukuha mo dun. Diba? So, ayan. Ano ba yan? Ha? Na-say hi to the guys. Hi, guys! Hi to my baby, guys. Hi. Oh, ano man na yung itna. Are you done eating? Tapos na siya kumain ng ano ng lava cake niya. Ano man. So, nag-memory full na naman yung aking, ano, yung aking cellphone. Kasi nga, wala siyang memory card. And then, konti lang naman yung nakalagay. Ayan, love niya yung bear masyado. So, ayun, nanggaling ako dun sa kabila, sa kapitbahay namin na mabait na homeowner. So, ang sabi niya kasi sa akin, in-offer niya ako na bibili niya ako ng uling na isang sako galing sa probinsya na nila. Kasi malapit lang yung probinsya nila dito. So, kinuha ko na dun kanina. So, eto na yun. Buong isang sako siya. So, 200 pesos lang, no? So, salamat talaga sa kanya. So, buti na lang. Ang bait-bait niya. So,
ano siya, mabait talaga siya. So, basta wala akong masabi sa kanya kasi si madam. So, lahat naman talaga ng tao may ugali. Pero siya talaga as in, meron na, hindi natin alam kasi meron, pero mabait talaga siya. So, lahat ng tao, kahit ako may ugali, akong hindi ano, no? So, yun lang muna guys, so update ko. So, yun guys, hello, hello, hello. So, ngayon, iba na yung ano sa video ko, yung parang texture, the texture. So, nag-iba siya kasi gumamit ako ng ano, ng lens. So, may lens pala akong ginamit, binili dati. So, sa Shopee, binili ko siya sa halagang 35 pesos ata siya. Mura lang siya, kaya siguro ganyan, blur siya. Pag nasa video siya, parang hindi mo makikita yung mukha mo. Kasi, gayon nga, mura lang siya. So, ngayon ko lang naalala. So, kanina, kasi minsan, nagkinahirapan ako na magganyan-ganyan talagang kailangan kong ilayo, itaas yung ano ko, yung kamay ko kapag nagvo-vlog ako kasi nga hindi kita. So kapag malapit siya, so mukha ko lang palagi nakikita dun sa video. So kailangan ko pang ilayo o kailangan ko yung stand dapat malayo sa akin. And then yung ang problema ko na naman pag nalayo yung stand ko, so wala na naman akong mic, so hindi na naman masyadong marinig yung boses ko. So nakakaloka talaga. So pag wala tayong gamit, so pero ganun talaga yun, kailangan natin magtiis, no? So hindi naman sa simula sana nagba-vlog tayo, so kailangan kompleto tayo. So wala naman tayong pambili ng mga ganun-ganun gamit, so pagtiisan natin kung ano meron tayo. So ganun lang po talaga kasi nagsisimula po tayo, no?